Ang mga bata daw, in that particular article that she read, dapat hindi tinatanong ng, what do you want to be when you grow up? Sabi ni Mia, ang kanyang nabasa, parang ang tanong ay, what are the problems you want to solve? Your take as a teacher. Ganun po ako magturo. Parang, kasi when you ask them, ano yung problema na gusto mong solusyonan, mas may critical thinking doon eh. Parang, para sa kanila... Pero wala yun sa edad. Hindi delikado. Ah, talaga? Opo. Okay. Ang trabaho namin mga teachers ay paisipin sila eh. Anong nangyayari sa paligid? Paano ka makakatulong, di ba? So, feeling ko, hindi naman kailangan tumanda ka at umaman at kamit mo muna yung pangarap mo para makatulong ka sa ibang tao. Tingin ko, kahit bata, meron kang magagawa. So, ang tanong lang sa kanila, ano yung magagawa mo? Pero kung pangarap yung pag-iisipan, maganda na iayon mo yung pangarap mo dun sa konteksto ng komunidad mo. Pero pakiramdam ko, Tito Boy, ano yung natural yun sa mga bata. Kasi tumutugon sila sa konteksto ng hindi nila namamalayan. Mm-mm. So, halimbawa, may estudyante ako na namatay yung kapatid kasi sa sakit sa puso, hulaan mo kung anong gusto niyang maging. Gusto yung maging doktor. Oo. So, yung mga bata... Humuhugot dun sa karanasan. Humuhugot sa karanasan, sa konteksto, sa isang community namin na maraming magulo, gusto nila maging pulis. Simbolo yun ng kapayapaan, ng security. So, hindi nila namamalayan, pero tumutugon na sila. Gabee, your take. There's so much pressure that is put on kids, or even us, to have a definite answer. Even the question na, what problems do you want to solve? Parang, I feel like, it's more of parang emphasizing the journey of how do you want to live. You'd rather that kids are not asked. Parang I'd rather that kids point. Are introduced to parang all the opportunities that they can be open to first. Without having to put pressure, because ang sinasabi mo, when you ask a kid, what do you want to be? May pressure na kaagad that you have to be. To you know, be to be something, and you have to be able to articulate something. That. And then, pag problema naman ang premise is that meron ng pressure at meron ng responsibilidad. But I hear Sab when she says na nasa konteksto din, kasi at saka importante kasi na may pangarap ka din at na-articulate mo din yung gusto mo. You wanna say something, Attorney? Go ahead. I think the question is right. What do you want to be? But not necessarily a profession. What do you want to be? Want to be great? You want to be able to help? But not necessarily in the context of a profession. But it is right, like it's part of critical thinking na what do you really want to be? Ika-guide mo talaga yung bata. Or yes. Mas malalim pa doon, anong klaseng tao ang gusto mong maging? Parang more of... Pero hindi ba masyadong seryoso yan for halimbawa an 8-year-old kid? Pero ang tanong ko, bakit hindi? Bakit hindi natin pwedeng itanong? Kasi parang 8-year-old, parang nakikita niya na pwede niya kasing piliin sa mga tao sa paligid niya. Anong klaseng tao dyan yung gusto mong maging? Sinong gagayahin mo? Ito bang tao na nagmumura? Ito bang taong hindi nagmumura? Ito bang taong honest? Kaya na nila yun makita eh. At siguro, Sab, meron ding pagkakataon na pinipili ang engagement na ganito, ang pag-uusap na ganito. Diba? Hindi lang yung biglaan na lamang ay pag-uusapan natin anong klaseng tao mo gusto maging. Opo. Diba? Namimili din siguro. Magandang gabi, Pilipinas. Welcome to The Bottom Line.